Salamat, Doc, sa inyo. Salamat sa patulong nyo. Chicharong baboy, chicken chicharon at chicharong bulaklak. Aminin natin mga kapamilya, palaging present yan kapag may kasiyahan sa bahay. Pero sa dami ng mga nahahaybo sa pagkain ito, binansagan itong putok-batok. Mataas kasi ang cholesterol content ng mga chicharon. Pero hindi lamang ito ang taglay ng mga chicharon. Meron din itong vitamins and minerals na nakatutulong sa katawan. Karaniwan, meron siyang fat or tinatawag nating taba. Pinagkukunan natin siya ng energy. And then, we also have protein in chicharon. Tapos, wala siyang carbohydrates. Yung protein, ginagamit siya for the building blocks or the building and repair of body tissue sa katawan. Ang chicharon kasi, bukod sa may protein na siya, meron din tayong mga nutrients na makukuha dito. For example, yung mga phosphorus. Yung phosphorus na yan, kaagapay siya ng calcium na tumutulong for the mineralization of the bones and teeth. Meron din pakunti-kunting iron. Yung iron na yan, tumutulong yan para sa normal and healthy development of red blood cells. Tapos tumutulong din siya for the production of hemoglobin. Yung hemoglobin, karaniwan, yan yung nide-deliver ng oxygen dun sa different parts ng organ natin sa katawan. Tapos meron din siyang vitamin A, yung fat-soluble na vitamin. Tumutulong siya para sa mata. Yun naman pala, good source ng iron at calcium ang chicharon. Pero alin sa mga chicharon ang may mataas na protina? Kung pagbabasihan natin, ang may pinakamataas na protina is ang chicharong bituka. And then, ang may pinakamataas na fat content is yung chicharon ng bulaklak. Paborito ni Mang Daboy Buen Viaje ang pagkain ng chicharon. Kaya noong 2002 ay sinimulan niya ang pagluluto nito at ginawang negosyo. Kwento ni Mang Daboy, hanggang ngayon ay kumakain pa rin siya ng chicharon kahit 70 years old na siya. Mula na mag-start ako mag-chicharon, araw-araw kumakain ako niyan. Kasi gusto kong makita nila na yung chicharon ko talaga wala nang putok-batok pa ang sinasabi. Na, araw-araw niyan, hindi kumpleto tanghalian ko pag wala akong kinakain backpack. Dalawa, tatlong piraso, ganun sa tanghalian, sa hapunan. Umpisahan dito sa pagtataga muna, chat-chat muna nila yan ng maliliit. Pagka-chat nila, sasalang sa loob, sa lutuan, sasangkutsahin nila yan. Pagkasangkutsahin yan, ipapahinga muna yan kinabukasan, iririkok, tapos pwede nang palutungin uli. Pinapatiktik daw niyang mabuti ang mga chicharon para mawala ang taglay nitong mantika. Wala na siyang mantika, hindi na nakakatakot kainin, malutong pati taba. Sisiguruhin ko sa inyo, pag tinikman yung chicharon ko, malutong niyan pati taba. Pag kinagat mo yung makapal na taba, pagkagat mo sa dulo, tignan mo butas yung loob kasi yung mantika niya nawala na, natanggal na lahat. Kaya hindi na siya putok-batok. Ayon naman sa eksperto, hindi basta nawawala ang kolesterol sa chicharon. Totoong nagtataglay ito ng LDL o bad cholesterol na masama sa ating puso. Kung cholesterol yung pagbabasihan natin, halos the same lang yung cholesterol content ng bawat isa. Pero yung chicharong bulaklak, siya yung may pinakamataas kung numerical values yung pagbabasihan natin. So yung chicharong manok is a chicken skin. Tapos karaniwan mga around 84 milligram ng cholesterol sa isang serving niya. And then yung chicharong bulaklak naman is karaniwan mga halos 86. Tapos lastly, chicharong baboy, 81. Ang advisable po sa tatlong po yan, ang kailangan siguro mga 2 to 3 times per week lang. Tapos sa isang araw, ang kailangan lang kainin mga around 1 serving, which is yung equivalent to 2 matchbox size na laki. Naku po, dalawang supot ng chicharon na ay kayang ubusin sa isang harapan lang. Kapag sobra-sobra ang pagpapapak ng chicharon, nagkakaroon ng problema sa kalusugan. With regards sa chicharon, karaniwan ang tinataglay niyang klase ng fat is yung saturated fats. Yung saturated fats na yan, hindi siya maganda para sa katawan kung napasobra. Meron din siyang trans fat. Yung trans fat naman,
pinapababa niya yung good cholesterol ng katawan and then pinapataas niya naman yung bad cholesterol. Kaya ang nangyayari, nagtatambak ng mga cholesterol dun sa ugat. Kaya nagkakosya ng mga heart disease and stroke. Bukod sa sakit sa puso at stroke, nagdudulot din ito ng diabetes at hypertension. Sa chicharong bituka at chicharong bulaklak, may bonus pang makukuha. Yung mga chicharon kasi is gawa siya karaniwan sa lamang loob, bituka, tapos dun sa pork mesentery, yung sa bulaklak, lamang loob siya. Kaya karaniwan, mataas yung purine content niya. Yung purine content, hindi siya advisable sapagkat pwede siya magpataas ng uric acid. Katumbas ng isang perasong chicharon ay 45 calories. Kapag naubos ang isang plastic nito, halos nasa 500 calories ang pumapasok sa ating katawan. Kaya huwag basta papak ng papak ng chicharon. Kung hindi magpipigil, siguradong sa ospital ang bagsak.